Hello guys, welcome back to our channel. My name is Dixie. Isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Today's video, we are going to check a laptop. No? Galing ito sa ating customer. Ang problem is wala siyang display. No? Ang laptop nito is Acer Aspire 1. Yung kanyang model is ZA3, model number. No? So ngayon, itetest natin siya. No? Una natin gagawin, syempre, ay bubuksan natin. Okay, tara, simulan natin. Okay guys, ngayon nandito na tayo sa harap ng ating monitor at itetest na natin itong ating laptop, no? Kung siya ba ay working. Okay, so meron tayong power cord dito, kanyang charger. Sasaksak na natin. Ayan. Ngayon ay i-on na natin siya. So dito yung kanyang power button. Ayan. So ayan guys, no? Kung makikita natin is meron siyang power. Ayan, nagja-charge. And yung kanyang power is umilaw. No? Umilaw. Pero, yun nga, no, yung reklamo ng ating customer, walang display. So, ayan. So, walang display yung ating monitor. No, yung ating LCD screen. Kaya ngayon, no, kaya ang purpose nitong ating VGA is para matest natin kung meron ba siyang display sa ating external monitor. Okay, ngayon, itest natin. Saksak natin. Hanapin natin yung kanyang saksakan ng VGA. San ba? Ito yung first time ito dito. First time ko lang maka ano rin ng ganitong model. Okay, yan guys. Sinaksak na natin. No? Plug in na natin. And tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, so wala pa rin display, no? Walang display. Okay guys, so wala siyang display kanina, no? Kaya ngayon, itatry natin siyang restart, no? Nang nakasaksak na yung VGA, no? Kasi kaya baka hindi nag-work kasi nga, naka-on na siya kanina nung ating sinaksak. May mga ganun kasing instances na may mga laptop na hindi siya nag-auto-play, no? Okay. So, try natin i-on. Tingnan natin kung magkakaroon ng display dun sa ating external monitor. Tingnan natin guys. Ayun. At meron na tayong display. Yan. So ayun guys, no, na-test natin siya sa external monitor at meron siyang display. So ngayon, I conclude na ang may problema dito is talagang yung kanyang LCD screen. No, so ganun tayo mag-test, no, from outside parts, no, na lagi ko namang sinasabi yon kahit doon sa mga una kong vlogs, no, maging sa desktop computers ganun din, no, unahin nating i-test yung mga cables ganun, no, kasi pag binuksan natin kaagad to nang hindi naman natin alam yung problema pa is useless din siya, no, nag ano lang tayo ng time, nagsayang lang tayo ng time sa pagbubukas nito. Pero hindi tayo satisfied doon syempre, no, kasi may mga iba pang factors na pwedeng reason kung bakit wala siyang display. So pwedeng okay yung kanyang screen pero yung flex from the LCD screen to the motherboard ang may problema. Kaya meron ba tayong isang gagawin? So this time bubuksan na naman natin yung screen ng ating laptop. Okay, tuloy natin. Yan. Okay guys, so bago tayo mag-start, no? Bago natin tumuksan or i-test yung kanyang mga parts, lalo na kung may power, make sure na tatanggalin natin yung battery. Yun yung rule number one sa pagre-repair, no? Kailangan tanggalin muna yung battery bago tayo mag-test ng kung ano-ano dito. Lalo na kung nakasaksak, kasi kung hindi, pagka may battery, baka kung anong mangyari sa laptop, no? Baka masira yung mga parts natin. Okay? So start na tayo!
Okay guys, ngayon dalawa lang na tools yung ating kailangan, no, para mabuksan natin itong ating screen, no? So kailangan lang natin itong screwdriver, no? And itong manipis na gamit natin na pangtuklap, no, para matuklap natin yung gilid ng ating screen. Okay? So tara, simulan natin. Okay, so dito guys, no, meron tayong makikita sa ating laptop screen na mga rubbers, no. So kalimitan, hindi lang yan basta protection kapag tinitiklop natin, no, kundi merong mga nakatagong screws dyan. So para makuha natin, gagamitan natin ito. Ayan, may mga nakadikit lang yan dyan, may adhesive lang yan, no. So ito medyo marami siyang ganito, itong ating laptop na ito, no. Pero yung iba, kalimitan, apat, ganun lang, no. So ito marami, anim na screw. Ayan. So simulan natin. Okay, so yun guys, natanggal na natin yung mga screws, no? So wala na dyan. Ngayon, gamit pa rin itong ating tools na ito, ay tutuklapin natin yung cover na to ng ating screen, no? So yan, ano yun lang natin paikot. Yan. So yan. And then dahan-dahan lang, no? Kasi minsan may mga lock kasi yan, no? Hindi nadadaan sa biglaan yan. So yan. So pag natanggal na natin to, no, di open na itong ating laptop screen, no. Meron pa rin yan mga screw na kailangan natin tanggalin, no. So tanggalin natin ito, no, ito. Ito naman yung nag-hold dun sa ating back cover, no, sa back cover ng ating screen. So, tanggalin natin to. Yan. So pag ganun na guys, no, pag ganun na, meron yan mga connectors dito sa likod. Yan, para sa ating camera, no, para sa ating camera. So ito yung power niya sa webcam natin, no. Kaya kailangan ingatan natin yan na wag matanggal, no, kasi pag nasira delikado yon, no. So ngayon dito sa back part na to, so hindi na natin siya tatanggalin, no, kasi exposed na rin itong ating screen sa likod, no. At ayan, no, mapapansin natin dito yan, merong mga codes yan, yan, no. Pero dito, ang alam ko, kapag i-order natin yung screen, is dito natin titingnan, no? Itong kanyang model number na to, no? Mas maganda, picturean natin siya doon sa supplier natin. So yun guys, na mas maganda, para sigurado tayo, is picturean natin itong mga code na to, no? Itong code sa likod, no, para sigurado tayo sa pag-order natin ng pyesa. Okay? So ngayon, dito naman tayo sa pin. Okay guys, so ang gagawin natin, ikakabit natin tong pan test natin, no? So dahan-dahan lang tayo sa pagkakabit nito. Medyo maselan ito. Ayan. So pagka ano, paglagay nito is dahan-dahan lang, no? Yan, tsaka i-fit natin ng maayos. Yan, okay? So ayan, nakabit na natin guys. So ngayon guys, no, nasaksak na natin yung kanyang pin sa likod nitong screen na pang test natin, no. Ang gagawin natin, saksak natin itong ating
saksak natin itong ating laptop. Ayan. So, ayan. And then, buksan natin, no? Buksan natin. Ayan, ngayon, bubuksan na natin yung ating power button, no? Ayan. I-testing natin kung gagana siya. No? Kung gagana. Ayun. Yon, nakita nyo? O, di ba? So, yun. Ibig sabihin, guys, ang may problema dito is itong ating LCD screen na. No? At kailangan na nating orderan siya. Palitan na natin to. No? Kasi tinest natin sa ibang screen gamit yung kanyang sariling Plex. Eh, okay naman. No? Kaya, ayan. So, ayan, guys. Babalik na natin yung ating mga, ano, no? Yung parts nitong ating LCD screen. Babalik na natin. So, dahan-dahan lang. Ingat dapat sa pagkakabit. No? Kasi itong mga gadget ng ating mga customer, eh, pinaghirapan nila to. No? Pinagpaguran nila to. No? Bago nila nabili. Kaya, kailangan, ingatan natin. Okay, kabit natin yung camera. Ayan. Then, ito naman. Ano ba yung anong ito? Testing na natin. Sa loob. Sa pagkakabit nito, so kailangan i-fit natin ng maayos. Yan, so kailangan marinig niyo na tumunog yung lock. Yan, tsaka bago i-screw, make sure na lapat lahat. No, lapat siya paikot. Okay, so ayun guys, no, ganun lang kasimple. Ganun lang mag-test ng mga laptop screen problem. So, kailangan mo lang muna i-test sa labas sa gamit ang VGA cable or HDMI, no. Pero kung wala, halimbawa HDMI tapos VGA lang available mo, meron ginagamit doon na tools, no, yung HDMI to VGA. So ganito. Yun. May ilang mga laptop na walang
walang BGA, no, HDMI lang. So kung wala kayong available na HDMI cable, ayan, pwede kayong gumamit nito. No, HDMI to BGA. At I hope meron kayong natutunan ngayon. And kung merong natutunan, no, paki-like naman yung ating video, paki-comment na rin. At mag-subscribe na rin kayo sa ating channel, no, para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At I'm sure marami kayong matututunan sa channel na to dahil wala tayong tinatabi, no. Lahat ng alam ko is isi-share ko sa inyo. Yun naman yung purpose talaga ng channel natin na ito. Okay, yun lang muna. At maraming salamat sa panonood. Ingat tayong lahat. Bye!